Imaginin mo, yung itsura ng Space Hill before, naalala, I'm sure alala mo yan. Oo, alala ko. Ready ka na ba? Oo, nakabahan ako. 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang i-makeover natin ngayon is itong studio unit na to. And ang owner is si Luby. Let's go! Hi! Feeling ko nasa video. Totoo na to. Ito. So, of course. So, itong i-makeover nga natin is yung studio unit nyo. Sinong nakatira dito? Ano bang, anong meron? Kwento natin. Ang nakatira dito ako at saka yung anak ko. Okay. Kasi asawa ko, FW. In terms of function, ano yung mga function na kailangan natin ma-achieve dito sa space? Anong goal? Space ng anak ko. Okay. Yung tulugan tapos yung study area. Okay. And then, for you? Pwede ng sofa bed. Oo. Kasi mas gusto mo i-maximize yung space, hindi po kama. So, okay, tulugan, storage, and study space. Excited ka na ba? Oo, kinakabahan ako. Salamat! Yeah. Dream come true. Wait lang, wala pa yung makeover. Wag mo na mag-dream come true. Pagtapos nitong makeover, yun yung goal natin. Maging dream come true ng family nila tong space na yun. Start na natin tong makeover na to! Day one dito sa makeover natin. Day one pa lang, pero ang dami na nangyayari, tsaka ang daming tao. Head count! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pito kami dito sa ilang square M na to. Tatlo kalbo daw. Ang dami na nangyari agad. Oh my goodness. Unang-una, ayan na yung bunk natin. So, combination siya ng bed at saka storage natin dyan. Ayan na yung mga doors. Testingin natin yung hagda ni Arnel. Dito tayo sa tukto ng bunk bed. So, nakikita ko ano yung mga nangyayari. Ayan na! Pero dahil nandito na rin tayo, ipwesto na natin yung ilaw. So, that's mataas kasi baka maupok siya, no? In terms naman sa look and design, ano bang na-envision mo? Organized lang siya, tapos maaliwalas tingnan. Okay. Very fresh, maaliwalas, ganyan. Tapos may mga organization na nagaganap. Oo, hindi yung kung saan na lang. Na yung so, ito yung design plan para dito sa space nila. Ang goal kasi natin dito is staycation vibes. Ang unang request nila is a separate bed para sa daughter niya, which is, ito yung lalagay natin dito. Maglalagay tayo dito ng bunk bed, tapos closet sa ilalim para iisang pwesto na lang yung kakainin nito, bed na and storage in one. Dito naman, dito tayo maglalagay ng day bed para pwedeng tulugan, pwedeng sofa nila pag umaga. Dito naman sa window wall natin, yung existing nila na shelves, lalagay na lang natin dito para hindi natin mabawasan yung storage nila. Tapos maglalagay tayo ng cozy dining nook dyan sa may window with blue lamp natin. Dito tayo maglalagay ng additional storage and dyan din yung TV wall natin, ganyan. Tapos sa kabilang side is yung study nook nung daughter niya. And yan yung design nitong space natin. So, in terms naman, kunwari, ano yung mga accent colors na gusto mo? Yan. Ano ba mga favorite color nyo? Ano ko, favorite niya kasi green. Ah, talaga? Ikaw? Ako, blue. Ah, green and blue. Anong pagka-green? Ganyan. Ah, talaga? Mint green. Wait, so, ganito daw. Mint green. Favorite color ng daughter mo. Ikaw, anong pagka-blue naman? Ayan, pwede yata. Ito naman yung kanya. So, kay daughter, mint green. Kay mommy, blue. Kay husband, wood. So, yun yung magiging color natin dito. Tsaka vibe. Ay, nagkakaroon na agad ng direction. Pero ano, bahala ka na rin. Pero ako rin. Kung anong gusto ko. Sige. Paint na tayo ng mga accent. Paint din natin lahat ng ceiling, lahat ng wall. Basically, everything. Ayan yung ating headboard. Cute. O, yung existing divider nila, dyan yan sa dulo. Dun. So, dami ko in-order ng mga ilaw para dito sa space natin. Meron ako lamp para sa dining space. Hindi ko pa binubuo, pero ganyan siya. Ilaw sa pang dining drama. Nice. Tapos, meron ako dalawang wall lamp. Tapos, meron din ako lamp na hindi pa buo, pero tignan nyo naman yung color. Okay, ilaw. Ayun, isa dito. Isa dito.
ng mirror. May mirror. In terms naman, kunwari, may gusto kayong i-display, ano yung artwork, ano yung gusto nyo? Ang gusto ng asawa ko, Star Wars. Sabi niya kung magpiprint ka daw. Gusto niya ng Star Wars team. So maglagay tayo ng Star Wars team. Pero ikaw? Ikaw nang bahala. Si husband may decision, siya ako nang bahala. Ang budget natin for this makeover is 130,000. So may budget tayo, but medyo maraming papalit. Ang daming challenges. Talagang challenge tayo ng bonggang-bongga dito. Final decorating day dito. Ayan. Ang dami nang naganap. Sobrang yung cute. Ganda. Ayan na yung table natin. Sug mo pa sa kaliwa ng konti. Konti lang kaliwa. Look, yung bed, pinaint na rin natin itong color. Ang ganda, sobrang perfect. Ang ganda nung tiles! So, meron lang tayong dalawang klase ng print. Kasi, konti lang yung frame ko dito. Request ng husband niya is a Star Wars something. Eh, naghahanap ako ng poster. Like, walang mga high-res. Sabi ko, sige, something lang na cute na Star Wars. Look! Mag-print na lang sila ng poster pag may high-res na. Pero ito, sobrang cute. And dahil nga, ang gusto kong theme dito, staycation, resort vibe, ganyan. Ay, ito yung mga print natin, mga beach-inspired lang. Ang cute! Sobrang cute ng mga trophy lows natin dito. As in, ang combination natin is blue, favorite color ni Luby, tsaka brown, tan, ganyan. Look! Yung mga katerno niya ng color, di ba very beachy lang? Meron din ako blue, this one. Thanks sa ganito. So, you think so? Ang cute! Okay na yan, sige! Ay! Ang cute! Ay, ang ganda! Ayan na yung sofa bed natin. So, talagay natin yung kutsyon, tapos magpapatungin natin yan. Finally, natapos na natin tong staycation vibes makeover natin. And I'm so excited to share it to you. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok mo, nandito yung kitchen nila. Actually, maganda na yung kitchen nila kasi nagpa-install na sila nitong custom na cabinet nila. Pero, syempre gusto natin dagdag ng konting cuteness. Makikita nyo dito, yung dami natin dinagdag na mga nice na colors. And yung isa sa color na request nila is yung blue. Yun yung favorite color ni Luby. Kaya nilagyan natin itong magandang tiles. I super love this. It's a blue tile na ang modern lang, nakaka-fresh tignan. This is from Mosaic Tile PH. Pagdating naman dito, nag-install tayo ng mga additional shelves. Kasi gusto ko lang dagdagan ng storage, ng functionality. Wala kasing nagaganap dito sa wall na to. So nilagay lang natin to. Pwede nilang lalagyan itong mga plates nila na mga kitchen utensils. Siyempre, may pailaw pa rin tayo dito para cute. And sa tabi nitong mga shelf natin, binili nila tong bagong 50-inch TV. Before kasi wala silang TV, so nag-request pa na siyempre. So nila mag-relax dito. So, dito natin nilagay yung TV na yon. And gusto ko visually i-divide tong TV space natin dun sa kitchen. Kaya, pinate natin na ng parang golden tan color. Visually, na-separate niya talaga, pero malinis pa rin tignan. And may pa-accent din pala tayo dito. Dito yung very aesthetic na Star Wars na print. Talaga pati sila naka-staycation. And ang isa pang request nila is additional storage dito sa space. Kaya ang naisip kong patungan ng TV is yung storage, hindi yung typical na media cabinet. Itong dalawang dresser na to, pinagdikit lang natin. Sobrang like, ang dami niya talaga, storage yan lahat. So, very useful nitong space na to. Dito natin nilagay yung existing na desk ng daughter niya. Sobrang cute din itong table niya actually kasi
Meron siyang pa-dresser dito, ganyan, dami niyang purpose. Tapos sakto yung desk dito, kaya pinaint ko rin to ng green na color na yung favorite ng daughter niya, which is makikita niyo dun sa kabilang side ng room later. And naglagay tayo dito ng parang board niya, meron siyang shelf, pwede niyang lalagyan ng mga gamit, pwede siyang magdikit-dikit dito ng mga notes, ng momento niya, ganyan. And dito naman sa side na to, kasi gusto ko pa rin sila maglagay ng parang dedicated na dining area, lounge area, like na-imagine ko magko-coffee-coffee sila dito, kaya ito rin yung nilagay ko near dito sa window para may view sila habang kumakain. And itong chair, pwede rin dito sa desk niya. So gusto ko lang dito ng very minimal na look, ganyan, yung fresh-fresh, kaya pinili natin tong isang tulip table na white, pero minatch natin siya dito sa wood chair na merong vintage, beachy vibe para may contrast, hindi lang siya lahat very modern. Mag-add kayo ng mga wood para nakakadagdag ng warmth sa mga space nyo. Tapos, naglagay rin tayo dito ng very cute na blue na lamp. Dahil nga ang color natin dito is green para sa daughter niya, blue para kay Louvie, and mga wood para sa husband niya. Kaya, yun yung nilagay ko talagang elements dito. And syempre, para magkaroon ng very soft vibes dito, nilagay natin tong linen curtain na ang ganda lang, na filter niya yung light. Kasi na-complete niya talaga yung look nitong side na to. Tapos, dito naman, so, ito na yung existing nila na divider wall na may mga shelf ganyan. So, parang ako, ayoko namang i-dispose. Sayang, ay ang ganda niya, ganyan. Unang-unang purpose ng pwesto natin dito is, dahil sa aircon, yung isang window dito mas maliit. So, hindi ko mapupuno yung curtain hanggang dulo. So, ang weird ng may cut. Ngayon, naka-blinds ngayon sa loob. Medyo hindi siya off tignan. Hindi siya annoying tignan kahit na hanggang dito lang yung curtain natin. Tapos, pangalawa, na-imagine ko siya na parang plant shelf. Dahil ang cute, di ba? Nandyan yung window, may mga araw. Kaya di mo naharangan yung light dahil nandyan pa rin siya, open tong mga side na to. So, ito na yung kanyang day bed. Sobrang cute na cute ako sa ginawa natin dito. Kasi actually, ito yung isa sa request niya. Like, sleeping area, sofa area dito sa space nila. Kaya ang naisip ko na i-install dito is a day bed. Itong day bed na to sobrang perfect. Kasi nakita nyo, di ba? Ito yung day mode niya. Pwede siyang sofa, ganyan. Pero kapag yung husband niya umuwi dito from abroad, pwede nilang ibaba tong isang kama ganyan. Tapos yun, magiging malaking bed na siya. So, very, ang daming use. Very functional nito. Kaya ito yung pinili ko na piece. Tapos, syempre, ang pa-special natin ginawa dito is ito ang ating wavy-wavy na headboard. Gusto ko lang to dohen ng beach theme, staycation theme. Kaya naglagay tayo ng ganito. Tapos, plyboard lang to na kinat natin ng ganyan. And syempre, dahil nakaangat nga tong headboard natin dahil dito sa poste na to, naisip ko, ba't di pa natin karirin? Lagyan na natin ng pailaw. Kaya naglagay ako ng LED dito sa likod. Like, na-imagine ko dito paggabi. Very cozy. And syempre, lahat ng mga throw pillows natin, ayan, nilagay natin yung within our color scheme with the blue, with the tan, with the beige, with the cream. Very relaxing ng vibe. Very chill ng vibe natin. And of course, to complete the look, ayan, naglagay tayo nitong mga artworks. And which is perfect kasi alam ko naman gusto ko ng beach theme dito. Kaya yan yung nilagay natin. Sobrang relaxing, sobrang nakaka-fresh. Tapos, para very maluwag yung space, ganyan. So, pwede nilang gawing side table yung isa sa shelf doon. And, ito, naglagay din ako dito para pwede nilang gamitin ang ganyan. Pwede ka dito mag-work, pwede kang kumain, or lalagyan mo lang ng mga drinks mo kapag ka nanonood ka dahil nandiyan na yung malaking TV nila. Like, sobrang perfect. Sobrang favorite ko nitong corner na to. Pero ito yung talagang ni-request niya na pang-function na favorite part ko rin is itong side na to. Ito talaga yung ni-request niya dahil nakita niya yung isang video ko dun sa room ng kapatid ko. Gusto rin niya ng bunk area na may combination ng storage. So, para ako, okay, perfect. Kaya naging sobrang ang luwag ng space dito sa paligid natin dahil dito sa unit na to. So, itong buong ilalim ng bunk bed is ginawa nating storage. Dito sa side na to, meron tayo dito mga shelves. Tapos, iniwan kong open tong dito sa corner na to dahil pwede lang charging area. Pwede rin tong gawing side table kapag ka nandito ko sa taas. Ilagyan mo ng mga cellphone mo or ganyan. Tapos, itong dalawa is magkapareho lang na, ayan, hanging. So, ang dami nilang pwedeng ihang dyan. Tapos, super lalim na to, kasing lalim yun itong mattress, which is 36 inches. Kaya, kahit na mag-hanger sila dyan, yung likod, pwede pa nilang lagyan ng mga luggage, ng mga malalaking pieces, yung mga hindi masyadong kailangan laging na-access. Pero, meron silang storage yung sa likod, kaya hindi natin tinakpan yon. And, dito rin, sa side na to, so, para ma-maximize, naglagay tayo dito ng madaming shelf for the shoes, hanggang dyan dun sa loob. Talagang nasulit natin itong buong ilalim nitong bed na to as storage. And, halika dito sa taas. Like, very, ano lang siya, ganyan lang. Tapos, upo ka na dito. Ang
Oh my God, ang cozy. Sobrang cute. Ayan oh. So, ang pinili ko talagang height dito, yung ang taas pa, para hindi claustrophobic, pero at the same time, malaki pa rin yung storage doon sa ilalim. Tapos, very cozy lang dito. Naglagay ako dito ng lamp. Siyempre, hindi pwedeng walang lamp. Meron siyang bed dito. And, naglagay rin ako dito ng curtain. Dahil, naisip ko lang kasi, una, nandun na yung aircon. Para hindi naman nakatutok sa kanya pag natutulog siya. Pangalawa, wala lang. Diba? Siyempre, kung gusto mo ng privacy, oh, 'di ba? Ayan. Bye. Hello. So, ayan yung ginawa natin dito. Tapos, syempre yung mga railing natin, tinerno pa rin natin na wood. Ganyan, para very much dun sa space natin. So, ito na yung makeover natin dito sa Staycation Vibe Condo. So, ito na yung makeover natin. Grabe yung happiness ko. Lagi na lang ako ganun. Pero, sobrang nice ng combination. Buti na lang actually, yun nga yung sinabi nilang color is green, blue, and wood, which is yung ginawa natin. Perfect sa beach theme. Tapos, yung functionality ng space, like, ang dami nating nadagdag. Sobrang lumuwag yung feeling ng space compared dun sa before, di ba? Parang ang sikip, ganyan. Sobrang na-enjoy ko yung challenge nitong space, kung paano natin ibibigay lahat ng request. Tapos, yung combination ng lahat ng gusto nila. And for our budget, oh my God, nagulat ako. Ngayon ko lang din double check. Pero, ang budget niya talaga dito is 130K. Under budget tayo. Ipa-flash ko na lang dito yung total ng budget natin. And I'm so happy na nabigay natin to ng under budget pero sa ganitong itsura. And hopefully, ma-happy rin siya dito sa space nila. Kaya I'm so excited na tawagin siya para sa reveal. Let's go! Ikita? Mm-hmm. Walang sisilip. Tawa na siya, wala pa. Wait lang. Sandali lang. Yan, wait. So, imaginein mo yung itsura ng space yung before. Naalala siya. I'm sure alala mo yan. Oo, alala ko. Ready ka na ba? Oo, nakabahan ako. 1, 2, 3, open your eyes. Chill. Pika. Ay, hindi ko kumagkapit. Diba? Buka dyan. Na-imagine na natin. Hey.